God says, do not worry for tomorrow and let tomorrow worry for itself. Amen. Amen. Marami kang iniisip, marami kang pinoproblema. Subalit kung hindi mo kayang solusyonan, let God do His part. Imbis na ikaw ay mabalisa, manalangin ka na lang, kapatid. Amen? Yun sinasabi ng salita, sapat ng iyong mga sudyananin sa bawat araw. Sinasabi dito, araw-araw, meron talagang dumarating na sudyananin. Meron talagang dumarating na sudyananin sa atin. At maaring araw-araw. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mo nang alalahanin ang bukas sapagkat ngayon meron kang suliranin na kakaharapin at sapat na para sa araw na ito. Amen! Yun yung mahalaga sapagkat alam ng Diyos na tayo, advance tayo. Alam mo kapatid, kapag problema, hayaan mo na si Lord doon. Yung sa para sa bukas, hayaan mo na yung bukas sa problema doon. You can plan in advance. You can plan in advance. Pero yung problema para bukas, huwag mo nang problemahin. You can plan for tomorrow. You can pray for tomorrow. But the Word of God says, do not worry for tomorrow. Pwede kang manalangin, pwede kang magplano para sa kinabukasan, para sa mga darating na araw. Subalit ang problema sa araw na ito ay problemahin mo sa araw na ito. Huwag mo nang problemahin ang para sa bukas at sa mga susunod pang araw. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, baka dala-dala pa ang Lunes, dala-dala pa ang Martes, dala-dala pa ang Miyerkules, at nabubuhay pa sa Biyernes.